Walang maniniwala sa presidenteng adik. Ito ang mainit na sagot ng ilan sa mga premiadong TV hosts ng SMNI na sina Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy sa kanilang programang Pilipinas Nating Mahal, kung saan hindi nagpapigil at tahasang kinall out si President Bongbong Marcos na tigilan na raw ang pagdadrama at paggawa ng kwento patungkol sa 3 billion drug buy-bust operation na nangyari sa probinsya ng Batangas. Tahasang sinabi ng dalawa na scripted at talagang hindi makatotohanan ang nasabing entrapment, dahil una sa lahat, ang nasabing droga ay nakuha ng mga pulis at ni isang PDEA officer ay wala raw sa nasabing lugar. Mali rin daw ang naging operasyon na agad na inilabas sa nasabing van ang mga hinihinalang shabu kahit wala pa mang pre-operation na nagaganap ang mga taong dapat umaral sa nasabing drogang nasabat sa Batangas. Ayon kay Doc Lorraine Badoy, tigilan na raw ni President Marcos ang pangtatanga sa mga Pilipino dahil alam raw ni Naka Eric at ng mas marami pang DDS na ang lahat ng ito'y palabas lamang dahil sa napakatinding maisug rally na nangyari sa Tagum City. Pagpapatunay lamang raw, nagising na ang mas maraming Pilipino sa kung ano raw ba talaga ang ginagawang panggagago ng kasalukuyang gobyerno. Narito ang mainit na sagot ni Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa kanilang programang SMNI o Pilipinas Nating Mahal, kung saan hindi nagpaawat at inisa-isa ang di mo rin panggagago at pangtatanga ng Marcos Administration nang palabasin ang drug buy-bust operation sa Batangas City. Lubayan raw nilang Pilipino, wala na raw silang maloloko. Narito ang full video. Pangbabasto sa katalinuhan ng mamamayan. How do you look at this kind of style? At presidente pa ang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino. Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitikan niya, no, over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know, no, right now, ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. No, so, yung pamamalitikan niya, no, the lines that he said, it's a bloodless, nobody, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade, no, kay PRRD over a drug war where 88% of Filipinos approved of. And diba? Supported. And supported. And now they're so angry at him, they're so enraged at him, because now we don't have the peace that we had during PRRD's time. And even me personally, I'm so afraid because I see the trucks, no, the way they drive, and my children are drivers, and we all know that drugs now are, it's flooding the market. And you're telling me 13 billion worth of shabu, no shots were fired. Mm. No, whereas in reality, we know that gramo-gramo pa lang, nagdadanak na ang dugo. So, if you are a leader and you think like, what you're preaching to us is a bloodless drug war, there's something really totally wrong with you. You don't know what's going on. And my other point, for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for. Anong, what's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Ma'am. Billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu, pero napagkasya. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. May sample po namin yung kaso. Before you start asking questions, I will warn you, cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kami sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, it's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Tagtag. So, as part of intensified crime prevention. Good morning po. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, ayun.
Mga kababayan, na bang inaayos natin ang isa pang counterpart video on how the correct and proper conduct of anti-drug operations sa previous government para makita po natin kung tayo pinapasakay, ginugod time, at ginugoyo tayo. Tingnan din natin itong isa pa. Tayo binubudol. Nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol, ha? I-analyze namin yan ni Ma'am Lorraine. Tingnan muna natin ang isa pang video na ito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. What? Kaya pag bigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. What? But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa military, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Eh. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga, kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Hindi lamang po at maraming salamat po. So, mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroon suspicious po, so, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta, nasabat po namin yung ganito malaking halaga po ng shabu po. Okay, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabo ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabo, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,200 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito? That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan ang galing ang droga, sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado, pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga shabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total, nagpa-presko na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PDEA, nandun yung mga local officials, at makikita na talagang nandyan ang shabo sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami, 2 tonelada, at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So, questionable. Ma'am, pwede talaga ma-dismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number two, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver,
hindi nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalokohan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag, at parang uneasy. Sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director, si Abalos? Bakit yung kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya, at upang ipakita-kita niyong kanyang statement. Sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign, at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan napakaraming butas. You mean to say a 13 billion worth of shabu na haul, no, dinadalamin ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resbak, wala man lang motorsiklo na sa harap, at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja, nagtatago talaga ako. Tapos ang kargada mo, dalawang tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. Hindi ko okay na, Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, matiteknikal ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, diba, yung communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. May patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Anong kailan ka naging sundalo? Diba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong hindi ka bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now, he's saying pa, no? What worries me, what's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no? Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa dalawang taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, and yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and yes, there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli that I hear and monitor, no? Ito yung nahuli. Ang pangalan niya, Ma'am Michael Sarate. Never heard. And he's a U.S. soldier pala. Oo. No? Tapos, and then, makikita mo, ma'am, Frank, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos. Hindi siya seryoso sa ganitong dalawang tuniladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya
na parang nililibang-libang niya ang mga tao. Yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness kung gaano kabigat itong inaharap na problemang ito, at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng pulis at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan, basta sabihin mo lang na nag-checkpoint kayo. Ito, ma'am, pa, you were saying something kanina at interested akong i-pursue ito. Sapagkat ano bang layunin kung bakit ito ay tinaiming na ilabas a day after ng napakalaking pagsambulat ng rally sa Tagum at napakalaki at napakalawak ng pagkagalit ng mamamayan sa kanilang mga illegal at otoritarian na pagsuspende. Yung rally na sinabi ni Abante ay nilangaw. Ma'am, ay stand corrected. Kagabi may nag-message sa akin, sabi nila ka Eric, siguro aabot nyo ng 80,000 to 100,000, hindi lang 60,000. Mammoth rally. Bakit tinaiming ito, ma'am? At bakit ginastusan at gagamitin ang isang scripted na pangpelikula nga hindi makakapasa ang ganitong gimmick na pangbabastos sa katalinuhan ng mamamayan? How do you look at this kind of style at presidente pa ang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino? Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitikan niya, no, over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know, no, right now, ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. So, yung pamamalitikan niya, no, the lines that he said, it's a bloodless, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade, no, kay PRRD over a drug war where 88% of Filipinos approved of. And diba? Supported. And supported. And now they're so angry at him. They're so enraged at him because now we don't have the peace that we had during PRRD's time. And even me personally, I'm so afraid because I see the trucks, no, the way they drive. And my children are drivers. And we all know that drugs now are, it's flooding the market. And you're telling me 13 billion worth of shabu, no shots were fired. No, whereas in reality, we know that gramo-gramo pa lang, nagdadanak na ang dugo. So if you are a leader and you think like, what you're preaching to us is a bloodless drug war, there's something really totally wrong with you. You don't know what's going on. And my other point, for us Filipinos, no, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for, what's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Ma'am, pinagtatawanan niya lang ang ganitong kaseryoso na issue. Pangagna. Tatanungin natin mamaya ang isang social analyst, political observer, sa katauhan po ni Herman Camintong Chu Laurel. Mga kababayan na sa atin ng nakaredy maya-maya, may gusto lang kaming i-point out ni Ma'am Lori kasi hindi namin ito titigilan. Number one, if the president is serious to decisively put an end sa sinasabi niyang approach niya sa giyera sa droga na ito, na sinasabi niya, iniinsulto niya yung ginawa ni Pangulong Duterte, bakit niyo iniharap ang driver kung hindi ito props o gimmick? E di hindi niyo na ngayon matitrace sino ang may-ari nito ng mga drogang ito, saan ito nang galing, saan ito dadalin. Number two, klarong-klaro na patungo ito sa pagkakadismiss ng kaso sapagkat hindi ma-establish ang malinaw na legal procedure sa pag-preserve ng mga ebidensya na napakalaki. Number three, the president was there not for the purpose of fighting drugs, but the president was there to make it as a political gimmick. Itong kanyang sinasabing drug haul sa Batangas. Pang-apat na punto natin po. Kung seryoso po kayo, Mr. President, the challenge of the people right now is explain. Paano nagkaroon po ng 2 toneladang mahigit na droga dyan sa area na yan? Sino ang nagmamay-ari nito? Ituro nyo. At saan ito papunta? Ano ang operations na ito? You cannot remain discreet about that because kayo na ang nagsunog nito. You destroyed everything when you presented prematurely without any professional conduct of protecting the operation, ipinakita niyong mukha ng driver na ito. Pero alam namin na may garantiya yan. Don't worry, madidismiss ang kaso na to.
Importante, makakalimutan na mga tao, 2 taon, wala na yan. Gimmick po ito. The case will not stand in court, even if I'm not a lawyer. Why? The chain of custody of evidence was not preserved. The integrity of the evidence contaminated. Contaminated.